Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Rhea Pagkaliwaga ng CRC Batangas. Muli po, samahan niyo ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay matatagpuan po natin mula sa aklat ng Leviticus chapter 18, 10 to 18. At ang title po nito, Other Applications of the Command Against Incest. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito na mapagbulay-bulayan namin ang banal mong salita. Dalangin ko po na mapangunahan mo ako sa gawaing ito at samahan po ako ng banal na espiritu. Gayon din naman po, bigyan niyo po ako ng karunungan o wisdom upang maunawaan namin ang mensahe mo sa amin. Sa iyo po namin itinatagubilin ang gawaing ito. In Jesus' name, amen. Basahin po natin ang Leviticus chapter 18, 10 to 18. Huwag kayong makipagtalik sa inyong apo, maging sa anak ninyong lalaki o babae. Iyan ay kahihiyan sa inyo. Huwag kayong makipagtalik sa anak ng inyong ama sa ibang babae, sapagkat siya'y kapatid din ninyo. Huwag kayong makipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ama. Siya'y kadugo ng inyong ama. Huwag kayong makipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ina. Siya'y kadugo ng inyong ina. Huwag kayong makipagtalik sa asawa ng inyong tiyo, tiya mo na rin siya. Huwag kayong makipagtalik sa inyong manugang na babae, siya'y asawa ng inyong anak na lalaki. Hindi ninyo dapat ilagay sa kahiyan ang inyong sariling anak. Huwag kayong makipagtalik sa inyong hipag, taglay niya ang kapurihan ng inyong kapatid. Huwag kayong makipagtalik sa anak o sa apong babae ng isang babaeng nakatalik niyo noon. Maaaring ang mga iyon ay kamag-anak ninyo at iyan ay kahalayan. Hindi ninyo maaaring maging asawa ang inyong hipag kung buhay pa ang inyong asawa. Inilalagay ninyo sa kahihiyan ang inyong asawa na kanyang kapatid. Dito'y inilalahad ang iba pang mga aplikasyon tungkol sa karumihan o sekswal na gawain. Ito'y iba pang karagdagang utos na dapat sundin ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Sa kapahayagang ito ng Diyos, ang pagbabawal sa pakikipagtalik sa pagitan ng maraming magkakaibang miyembro ng pamilya, tulad ng pakikipagtalik ng lolo o lola sa kanilang mga apo o maging sa mga anak na babae o lalaki o sa mga kapatid sa ina o ama, sapagkat ito'y kapatid din at katugo sa inyong mga tiyo o tiya o sa asawa ng tiyo o ng tiya, sa manugang na babae, sa hipag o sa anak o apo na mga nakatalik na noon. Ganun din ang mga hipag kung buhay pa ang inyong kapatid. Sapagkat ang kautusan na ito ay sumasaklaw sa isang prinsipyo ng Diyos kung saan ang kahubaran ng isang tao ay pagmamay-ari lang ng kanyang asawa at walang iba pa. Nakasulat din ito sa Genesis 2:24, kaya't iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ang kaniyang ina at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. At sa Mateo 19:4-6, at sumagot siya at sinabi sa kanila, hindi baga ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila sa pasimula ay nilalang silang lalaki at babae. At sinabi dahil dito ay iiwan ng lalaki ang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isang laman. Kung kaya't sila ay hindi na dalawa kundi isang laman. Kung kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Isang katunayan na ang kahubaran ng kanyang asawa ay pag-aari lamang na
kanyang asawa at wala ng iba pa. Ang pakikipagtalik sa hindi asawa ay hindi uri ng kasamaan sa paningin ng Diyos. Ito'y isang karumaldumal. Ang batas na ito ay hindi lamang umiikot para sa mga Israelita. Sa katunayan, maraming katuruan ang ating mababasa sa Bagong Tipan tungkol sa mga bagay na may kinalaman dito. Halimbawa, ang makikita sa mga Hebreo 13:4. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga makikiapid at ang mga mangulunya ay pawang ahatulan ng Diyos. Sa modernong panahon ngayon, madami na ang mga nakakalimot, hindi nakakaunawa sa mga bagay na karapat-dapat o mga bagay na hindi dapat gawin pagdating sa usaping sekswal o sa pakikiapid, lalo na sa mga kamag-anak. Pagbabalik-tanaw ito sa atin sa mga bagay na nais ng Diyos na gawin natin at huwag ipagsawalang bahala ang kanyang mga kautusan. Lumipas man ang panahon, mabago man ang takbo ng mundo, pero ang batas ng Diyos ay hindi mababago. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Maraming salamat po sa katuruan sa salita mo sa amin sa umagang ito. Dalangin ko po na tumimo ito sa puso ng bawat isa. Ang mensahe mo sa amin, maisapamuhay sa araw-araw ng aming buhay. Idinadalangin din po namin ang aming bansang Pilipinas na patuloy mong palaganapin ang iyong salita at pagharian mo ang kapayapaan. Pagpalain niyo po ang lahat. Salamat po muli. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis mong pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagnilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.